Are you ready to learn, explore, discover, and have fun while watching? Come and join us as we bring you more learnings and ideas to share. I'm Teacher Kalai, and welcome to my channel. Magandang araw mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang ilan sa mga uri ng kayutay, ang simile, metapora, personifikasyon, at pagmamalabi. Oh, no! Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin, ano nga ba ang kayutay? Say what? Ang kayutay ay isang matalinghagang pahayag na nagbibigay ng mabisang kahulugan upang lalong maging mabisa at makulay ang isang paglalarawan. Ang unang uri ng tayutay ay simile. Ang simile ay tayutay na naghahambing ng dalawang bagay na magkatulad na katangian. Sa paghahambing, ito ay ginagamitan ng mga salitang gaya ng, tulad, kawangis, tila, parang, at iba pang katulad na salita. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng simile. Ang aking lola ay parang anghel sa kabaitan. Sino ang pinaghahambing sa pahayag? Ang lola at ang anghel. Magaling! Anong katangian kaya ang pagkakatulad ng dalawa? Ang kanilang kabaitan! Tama! Ano naman kaya ang ginamit na salita upang paghambingin ang lola at ang anghel? Ito ay ang salitang para. Tama! Ngayon tignan naman natin ang ikalawang pangungusap. Siya ay tila isang sanggol kung umiyak. Sino ang pinaghahambing sa pangungusap? Ang pinaghahambing ay siya at ang sanggol. Wow! Tama na naman. Eh ano kaya ang pagkakatulad ng sanggol sa panghalip na siya? Ang panghalip na siya at ang sanggol ay magkatulad kung umiyak. Eh ano naman ang ginamit na salita upang paghambingin ang panghalip na siya at ang sanggol? Ito po ay ang salitang tila. Mahusay! Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa metapora. Ang metapora ay isang tayutay na tuwirang naghahambing ng dalawang bagay na may magkatulad na katangian. Ito ay hindi gumagamit ng mga salitang gaya ng, tulad ng, kawangis, tila, at parang. Narito ang ilang mga halimbawa. Kristal sa kalinawan ang tubig sa batis. Ano ang pinaghahambing sa pahayag? Kristal at tubig sa batis. Tama. Gumamit ba ng salitang gaya ng, tulad ng, kawangis, tila, at parang sa pangungusap? Hindi po. Mahusay! Sa makatwid, masasabi natin ang pahayag ay isang metapora sapagkat ito ay tuwirang naghahambing. Narito ang ikalawang pangungusap. Ang kanyang tinig ay musika sa aking pandinig. Saan inihahambing ang kanyang tinig? Inihahambing po ang kanyang tinig sa musika. Masasabi ba ninyong tuwirang naghahambing ang pahayag? Opo, teacher. Bakit? Dahil hindi po gumamit ng mga salitang gaya ng, tulad ng, kawangis, tila, at parang sa pangungusap. Tama. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong uri ng tayutay. Ito ay ang
personipikasyon. Ang personipikasyon ay tayutay na nagbibigay katauhan o buhay sa isang bagay na walang buhay. Ang salitang personipikasyon ay nagmula sa salitang person o sa Pilipino ay tao na sa madaling salita, ang kilos na ginagawa ng tao ay ginagawa ng mga bagay na walang buhay. Halimbawa, sumasayaw ang mga dahon sa lakas ng hangin. Anong bagay na walang buhay ang pinag-uusapan sa pahayag? Ang bagay na pinag-uusapan sa pahayag ay ang mga dahon. Anong kilos naman ang ginagawa ng mga dahon? Sumasayaw po, teacher. May kakayahan bang sumayaw ang mga dahon? Wala po. Ano ang kahulugan ng pahayag na sumasayaw ang mga dahon? Sumasabay sa galaw ng hangin ang mga dahon. Mahusay! Ang pahayag ay itinuturing na isang personipikasyon sapagkat binigyang buhay ang mga dahon sa pamamagitan ng pagsayaw. Sa ikalawang pangungusap, umiyak ang langit kagabi kaya bumaha. Anong bagay na walang buhay ang pinag-uusapan sa pahayag? Ang bagay na pinag-uusapan ay ang langit. Anong kilos ang isinagawa ng langit kagabi? Umiyak po, teacher. May kakayahan bang umiyak ang langit? Wala po. Sino lamang ang nakakagawa nito? Ang tao po, teacher. E ano ang kahulugan ng pahayag na umiyak ang langit? Ang ibig sabihin na umiyak ang langit ay umulan. Mahusay! Ang pahayag ay isang tayutay na personipikasyon sapagkat ang langit na itinuturing na walang buhay ay binigyang katauhan sa pamamagitan ng pag-iyak. Matapos ang personipikasyon, ngayon pag-usapan naman natin ang pinakahuling tayutay. Ito ay ang pagmamalabis. Ang pagmamalabis ay tayutay na may kalabisan sa pahayag. Ngunit hindi naman masasabing naghahayag ng kasinungalingan. Narito ang halimbawa. Lumuha ng dugo si Alvin nang masira ang paborito niyang laruan. Sa unang halimbawa, anong bahagi ng pahayag ang nagpapakita ng pagmamalabis? Teacher, lumuha ng dugo. Tama. Sa inyong palagay, posible bang lumuha ng dugo ang isang tao? Hindi po, teacher. Anong may tuturing na makatotohanan sa pangungusap? Ang pagluha po ni Alvin. Mahusay! Ano ba ang kahulugan ng pahayag na lumuha ng dugo? Ah! Sobrang pag-iyak, teacher! Magaling! Sa ikalawang pangungusap, namuti ang buhok ni Cheryl sa kahihintay sa kanyang kaibigan. Anong bahagi ng pangungusap ang nagpapakita ng kalabisan? Namuti po ang buhok, teacher. Magaling! Posible bang mamuti ang buhok ng isang tao habang siya ay naghihintay? Hindi naman po, teacher. Anong matuturing na makatotohanan sa pangungusap? Totoo pong namumuti ang buhok ng isang tao habang siya ay tumatanda. Mahusay! Ano ba ang kahulugan ng pahayag na namuti na ang buhok? Ah! Naghintay po siya ng matagal, teacher! Mahusay! Sa kabuuan, masasabi natin na ang mga pahayag ay nagpapakita ng kalabisan, ngunit pawang nagsasabi ng katotohanan. Kaya ang mga ito ay maituturing na tayutay na pagmamalabis. Muli nating tandaan na ang apat na uri ng tayutay na pinag-aralan natin ngayon ay una,
simile. Ito ay naghahambing ng dalawang bagay na magkatulad na katangian. Ikalawa ay ang metapora. Ito ay tuwirang naghahambing ng dalawang bagay na may magkatulad na katangian. Ikatlo, ang personifikasyon na nagbibigay katauhan o buhay sa isang bagay na walang buhay. At ang ikaapat, ang pagmamalabis. Lubhang nagmamalabis sa isang pahayag, ngunit hindi naman masasabing nagpapahayag ng kasinungalingan. Upang mas lalo pang maunawaan, subukan nating sagutin ang mga pagsasanay. Tukuyin kung ang pahayag ay simile, metapora, personifikasyon, at pagmamalabis. Una, abot langit ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Ikalawa, ang kanyang kamay ay yelo sa kalamigan. Ikatlo, sumisipol ang hangin sa kasagsagan ng bagyo. Ikaapat, ang kanyang mata ay bituin na naglilingling. Ikalima, siya ay parang pagong kung maglakad. Magaling mga bata! Congratulations! At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa paksang ito. Ako si Teacher Kalay. At huwag kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hanggang sa susunod pang mga aralin. Bye!